much as that we're waiting for. Verse. Amen. Verse 42 to 51. Basahin natin ang salitan. Huwag na kayo? Yes, ma'am. Okay, so Matthew chapter 24, verse 42. What's therefore, for ye know not what hour your Lord doth come? But know this, that if the good man of the house had told him what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. 24. Therefore, be ye also ready. For in such an hour as ye think not the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. And I say unto you, that he shall make him ruler over his household. But if that evil servant shall say in his heart, My Lord, the late is coming, and shall be at his mind his fellow servants, and to eat and drink with the drunkard. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of. Sabi tayo, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites, there shall be weeping and gnawing. Let us pray. Aming Diyos, nakila sa lahat, Panginoon, and Lord, dalay ko po ang Panginoon po sa amin po sa gabi ito. Panginoon, patuloy po ito po ang mangaral, at po ang magpaunawa po sa amin, Panginoon, ang salita ito. At nawa, maabot po ang bawat isa Panginoon sa aming Panginoon. At first Lord, upang sa amin Panginoon ay itumid kami sa lahat namin mga pagkukulang, mga pagkakamali, at hindi namin pagiging tapat, paghahanda po sa inyong paanan. So, maraming salamat po sa gabi ito. Muli, ang lahat po ay aking binabalik ang bakulit. Salamat sa tayong Panginoon po ng Jesus. Amen. Amen. Okay, so, nandito po tayo sa salita niya. Okay, ang ano po, papabot po, ano, gusto ko muna nahiyan po sa inyo. Yung pinag-uusapan po natin dito, kung papansinin po natin ito, the faithful and unfaithful servant. Tama? Okay, yun po yung pag-usapan natin yan. Pero ang title po ng ating po message ngayon is, faithfulness is a must. A must. Faithfulness is a must. So, tingnan po natin, ang Panginoon mismo ang nagsasabi po dito, mga kapatid, no? Sinasabi po niya, what's therefore? So, laking ano, pinapaghanda tayo, pinapagmatyag tayo. What's it? What's there for? Sabi niya. And for ye know not what hour your Lord doth come. Nobody knows if the Lord's coming right now. Diba? Pwede siyang ngayon mismo dumating eh. Nobody knows. That's why parati tayong pinapagbabantay. Okay? So, but know this. Sabi niya. Marami nito. Sabi niya gano'n. That if the good man of the house had known in what was the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Alam mo, kung alam talaga ng may bahay na darating ang magnanakaw, may nakakapaganda nga naman, tama? Oo. Eh, hindi nga alam eh. So, ganun din daw po ang pagdating ng Panginoon. Like a thief. Walang nakakaalam. Kaya pinapaghanda tayo. So, ang ibig sabihin ng paghanda ay every minute, no? Every hour. Tama? Araw-araw yan. Okay? Every second, dapat nakahanda tayo. Ha? Ano man ang mangyari, handa tayo. Kasi hindi nga natin alam kung kailan na dating ang magnanakaw eh. Tama? Kasi kung nakahanda ang araw, hindi malalaman, makakapaganda. Okay. Therefore, sabi niya sa 44, therefore be also ready. Lahat tayo ay pinag-aanda nito. Pinagpapaanda tayo, tayong mga mananampalataya. Okay? Tayong mga lingkod ng Diyos. Mga alaman, servants. We're talking about servants. We are all servants, right? So, mga lingkod tayo ng Panginoon. Pinag-aanda tayo. So, for in such hour as you think not the Son of Man cometh, di ba? Kasi nga, di ba? Kung kailan natin itatay nakanda, doon naman dumating eh. Di po ba? Amen.
Pampihira, dumating, di ka nakanda, di tapos ka, palok ka, yari ka. Tapos nagbubrawin pala, yung pinapagawa, hindi na magawa-gawa. Tapos yung pala, ginagawa mo, puro kalukuhan. Diba? Inom dito, inom doon. Diba? Parang ano, sa mga lari. So, lakwat sa dito, lakwat sa dito. Makikipaganuhan dito, pakikipag... pakaliblandian or what? Diba? Alam mo ba yun? Pakikichismisan, pakikilandian, kung saan ako, kung saan. Tapos yung gawain ba, yung dapat na papagawa ng Panginoon, hindi niya magawa. Yung problema eh. O, tinan natin. Chapter 45. Who then is a faithful and wise servant? Whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat and due season. Kita mo? Maganda kung ganun, di ba? At kung masumpungan na tapat, as the Lord promised, as the Panginoon sabi, di ba? Give them meat in due season, di ba? So, magagawin pa siyang ruler over his own household. Ruler, katiwala, tagapamahala, tama po. Okay, ano pa lang yan, nainalo ko lang yung, ano, pinapan lang natin yung verses. Kaya sabi sa 46, blessed is that servant, whom is Lord when cometh shall find so doing. Ano daw? Find so doing. Hindi lang gumagawa, kundi find. Ganda, maayos. Talagang hindi ano, hindi balahura, balasubas, nagagawa nga, pero ang kitrabaho ay walang kwenta. Sabi ng ugasan, maganda ng plato, binalahura pagkaugas. Ha, Brother Giteo, di ba? Sabing kuskusan, hindi kinuskusan. Oh. Alam mo, may mga Kristiyano, kapag trumabaho, wala sa ayos, mabilis nga, pero wala sa ayos. Bilis-kilis, mabilis kumilos, pero yung ginawa pala. Yes. Wala sa ayos. Bali ng medyo mabagal, pero quality. Pero kung magagawa mabilis ma-quality, mas maganda. Tama po? Naintindihan mo ba, Brother Titeo? Okay. So, kinuha natin ito, personal natin ito. Alam niyo ba, kung ikaw ay maayos sa buhay mo, ikaw ay talagang maganda ka, ano, nasa sayo rin yun. At ang aani yan ay ikaw din. Kasi ikaw gumawa ng maayos. Quality yung trabaho mo eh. So, of course, ikaw din ang aani na ginawa mong quality. Tama? Oh. Saan ba tayo pwede? Mga kapatid, ang isang mananampalataya, tinatawag tayo na jack of all trades, no? Though, hindi natin yan expertise, pero kung tatawin mo rin, quality na. Kahit hindi natin yan ang pinaka, yan ang diyan. Sabi natin hindi na yan, diyan ang pinaka-paborito natin gawain. Tama? Yan kung gagawin mo pa rin, gawin mo pa rin. Pero to be frank with you, nakikita ang isang kababaang loob sa isang tao kung kaya niyang gawin ang ayaw niyang gawin. Yes. Amen. Abangan pa. Bagamat hindi mo siya gusto, katulad na lang pag-uwas ng dato kung hindi mo gusto, pero gagawin mo pa rin siya. Pag ginawa, manilis pa rin, maayos pa rin. Bagamat hindi mo siya gusto, nakikita ang kababaan ng lahat ng loob. Ano, kababaan, kaamuhan, ang kanyang obedience na kita sa kanya. Nakumpanya po, naintindihan? Okay. We're talking about the Word of God, ha? Yung gusto ng Panginoon ipaabot sa atin. Verily, I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Nakita mo? Gagawin siya na isang tagapamala sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Napakabuti ng Panginoon. Kanino yun? Siya na mga pagpupaba, siya na mga nagpabantay, okay? Sumusunod, ginagawa ang ipinapagawa ng Diyos. Tama? Okay. Sabi niya daw, but in it, if that evil servant, pumapasok tayo sa evil servant, but if that evil servant shall say is in his heart, my Lord, the Lord is coming. So hindi pa bumubuka ang bibig sa puso niya. Sana huwag ka pang bumalik. Sana huwag ka munang dumating. Bakit? Kasi nga, kaya sinabi sana huwag ka munang dumating kasi mali ang ginagawa mo. Yes. Kasi ang isang mabuting servant,
excited siyang darating na ang kanyang Lord. Yeah. Ay, darating ng Ama ko. Tuntuwa yan. Ang mga anak ng Diyos dapat natutuwa sa pagdating ng Diyos. Dapat natutuwa doon kapag may binatasan, natutuwa siya doon. Tama? Okay. Kaya natin. And shall begin to smite his fellow servant and to eat and drink with the drunken. Kita nyo? Umpisa na ang pagpaparusa ng Panginoon dito. Smite his fellow servant. Pagpakakastiguhin na yan. Okay? Sabi sa 15. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him. Darating yung amo. Kung unaware sila, no? Doon darating ang amo. Oh, uli kayo! Tapos! Yari. Uli. Okay? So yun na, look at the deed for him and an hour that he is not aware of. Nakita niyo po? Unaware sila eh. Wala silang kamalay-malay. Nasa likod na pala nila yung Lord nila. Okay. And shall cut him asunder. Naku, ito na pinakamalay. And shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. In fear. Putol ka. Condemn. Condemn ka na. Putol eh. Okay. Now, we're talking about faithfulness is a must. Tama? As the title of our message tonight. Okay? Faithfulness is a must. Napaka-alaga ng katapatan. Alam nyo? Maliit tayong simbahan. Parang kung inaano ito. Oo. Maliit nga tayong simbahan. Pero, alam niyo ba? Ang number natin na mayroon tayo dito, pakunti lang. Pero, mas marami unfaithful. Hindi sumusunod. Hindi talaga tumatatak sa utak nila. Or rather, tumatatak na salbahe talaga. Ha? Ayaw talagang sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Truly this man of God. Na makinig, na sumunod. Alam niyo po ba, mga kapatid, hindi ko man kayo nababantayan, alam naman ang Diyos lahat ang ginagawa natin. Hindi naman kailangan kayo bantayan kung tutuusin kung talagang gusto mong maging tapat. Kung talaga gusto natin maging tapat, hindi tayo kailangan bantayan sapagkat ikaw mismo, alam mong tapat ka. Sa puso mo, sa isip mo, ginagawa mong tama ang ipinapagawa sa iyo. Am I right? Amen. Okay. Yan nga yun eh. Ay mga kapatid, whatever happened, ang Panginoon ay malinaw doon sa ano, sa isang gawain ng katulad natin. As this man is a man of God, di ba? Lalo to, at nagtuturo ng ito, na siya yung nilagay. Of course, hindi naman ipagkakatiwala ng Diyos kung o hindi naman ako ilalagay ng Diyos sa lugar na ito kung hindi naman ako karapat-dapat. Tama? Then the Lord will, ano, gagawa din siyang paraan. Dito ang aalisin din niya ako kung talaga hindi naman ako karapat-dapat. But I pray, ha? Sa Panginoon na kung hindi ako karapat-dapat, ako mismo nagpe-pray na patanggalin ako, alis ako. Ba't maglagay ang Panginoon na karapat-dapat? Tama? Ako mismo yun. Nagpiplay ako sa Panginoon ng gano'n. If I'm not worthy to be one of those, di ba? Na magiging ruler or katiwala ng Panginoon as a servant of God. Tama? Hindi ako magsasabi na, Lord, delay at you're coming, di ba? Kasi yun nga, salbahe yun eh. Mag-usap din natin eh, maging maayos. Sa pagdating ng Panginoon na handa tayo, ready tayo, tama? Then pray. Of course, di ba? Yun ang kinukuha natin. That's why, ito po yung ano natin. At sabi niya, sabi ng Biblia ay malinaw na sinasabi na, what's therefore? Sabi din sa isa, be also ready. Maging mapagbatiyag.
Kasi anumang oras darating ang Panginoon, anumang oras dumating ang Lord, di ba? Anumang oras pwede siyang dumating. So, be ready. Kaya dati tinanong, what's therefore? Be ready. Sabi niya, therefore be also ready. Individually, tayo ay pinapaalalahanan, winaward, pinapaunawa sa atin kung anong dapat nating gawin. Oo. Mga kapatid, si pastor, hindi man ako perfect, ano? Perfect, no? Pero gusto ko gawin yung pinapagawa ng Panginoon ng maayos, ng tama. Okay? Without, ano, without any, ano, sabi ka natin dito, yung any, ano, grudge, or any, ano, unpureness, gano? Kasi gusto na natin ay maging pure ng Panginoon. Na sa pagpapatuloy ay makita yung katapatan natin. That's why faithfulness is a must, okay? So sa simbahan ito, as your pastor is the pastor of this church, sunod lang. Ako ito eh. Remember, as a leader, huwag natin tapakan ang leadership niyan. Huwag natin sirain ang leadership niyan. Kaya dito, sa ating ito, may mga ano tayo dito, mga kapatira na under sa discipline. Hindi natin alam kung makakabalik pa ba o mawawala ng tuluyan o mas lalo na mahina. Kasi kung hindi tayo, kahit ano, hindi pa rin tayo sumusunod dahil hindi ko naman nakikita eh. Pero alam ng Panginoon. Diba? At hindi ko naman kahit kasi kailangan sundan o tingnan, tama. Kung talagang ikaw mismo, tayo mismo, tapat dito. Sa puso natin, sa isip natin, talagang totoo tayo. Nagtatapat. Go. See? Gumagawa nga tayong sa gawain ng Panginoon, pero deep inside, sa puso natin ay guilty tayo. Bakit? Because hindi naman talaga tayo malinis, maayos, sapagkat may mga tinatago nga tayo. Tama? Go. That's why yun ang ipinapaabot sa atin ng Panginoon. First point now. First point. Number one point, be faithful enough to our task. Okay. Tingnan natin. What the Bible says, bilisan ko lang ba ito? Sa Exodus chapter 5, punta tayo doon. Sa Exodus, babasahin ko na po yan. Ano ko po, paisa-isa po ano. Exodus chapter 5, may mga task dito eh. Pero tingnan natin kung ano yung mga sinasabi ng task na yan, no? Mayroon na ano, task na ginagawa pero sa kasamaan, katulad kina Pero, di ba? Pero pinapatapos nila kahit ano, kahit salbahe yung leadership niya, pero sa mga inaatasan, mga alipin yun, mga Israelites yun, di ba? Yung pinaalis ka ng Panginoon doon sa pangunan ni Moses, di ba? Oh, pero ano yon? May task sila na galing sa Pero, di ba? Pero kahit masama ang mga tao na yan, ang sabi doon, gawin, tapusin nyo. Task niyan eh. Di ba? Eh yung pa kaya yung task ng Panginoon? Tama po ba? Hello, naintindihan niyo po? Amen. Oo. O, tingnan natin para makita natin yung ano, yung kuwa na yan. Ang sabi niya sa chapter 5 verse 13, ito po ang pagkasabi. No, tingnan natin ha. Chapter 13 muna. Sabi po, sa 12 muna. So the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw. Sabi niya, and the taskmaster said them saying, fulfill your works, your daily task, as when there was straw. Kapatid. Diba? May mga ruler masama, pero may mabuting ruler. Pero look, sa masasamang ruler, di ba? Ganun pa man, kahit sa kasamaan ng pamumuno, pero pagdating sa trabaho, sinasabi na fulfill your voice. Gawin mo pa rin. Kahit hindi naman sila pero sa side ng Panginoon eh, di po ba? Kasi sumasabang-samasabang sila sa Diyos-Diyosan eh, di po ba? O pero yung mga binigyan ng tasito, mga Israelites,
And the people of God, binigyan ng task. Pero sumunod sila, di ba? Ano ang task na mayroon sila? Sumusunod na sila, mapagpagbagal-bagal. Anong ginagawa? Di ba linalati ko? Linalati ko at ang iba ay pinapatay pa. Tama? Ano kaya pagdating sa gawain ng Panginoon, yung pag hindi natin nagawa ang pinapagawa ng Panginoon, lalatiguhin ka at papatayin ka? O ibibitin ka ng patiwarat, dahil hindi mo ginawa ang pinapagawa ng Diyos. Di ba? That's why, ang pinapaunawa ng Panginoon, mga lingkod tayo ng Diyos. Ha? Gawin natin ng tama yung pinapagawa ng Diyos. Tama ko ba? Kasi nasa Panginoon ka na nga, nasa katotohanan ka na, pero ikaw pa yung sinungaling. Ikaw pa yung di sumusunod. Di po ba? Naintindihan niyo po? Okay. Tingnan natin yung 14. Yung 14. Sabi niyo 14. And the officers of the children of Israel, sabi niya, which Pharaoh's taskmasters had set over them, were beaten and demanded wherefore, sabi niya gano'n. Tawag mo. Ye not fulfilled your task in making brick both yesterday and today as their, ano, as either or er to four. Anong ginawa, kapatid? Ha? Ang ginawa, tignan ba? Sabi niya, sabi niya doon, balikan ko lang sandali ha. Pharaoh's taskmaster had set over them where, what? Beaten and demanded. Wherefore, have yet not fulfilled your task and making break for both yesterday and today. As therefore. Sabi doon sa ano? Sabi doon sa 19, yung 19 na. And the officers of the children of Israel did see that they were in evil case. After it was said, ye shall not minish out from the bricks of daily of the for from your bricks of your daily task. Mga kapatid, fulfill our task, okay? Be faithful enough to fulfill our task. Tama? Whatever the task is, mga kapatid, fulfill it with a good result. Gawin po natin ng tama, ng maayos sa gawain ng Panginoon, higit sa lahat. Kasi yun ang tama, at yun ang yan ang anak ng Diyos eh. Yan ang mga lingkod ng Diyos, ganyan siya eh. Ha? Well, see to it na ginagawa natin yan ng tama sa harap ng Panginoon. So, number two point, be faithful to follow His commandment. Okay? Sa commandment ng Panginoon. Sa Matthew chapter 5 verse 19, tignan natin. Okay. Sabi sa 5 verse 19, ito po ang pagkasabi. Tingnan ko natin kung ano ang gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Sabi sa 19, sa 18 muna. Pagkasabi muna, 18 muna. Okay, ito po ang pagkasabi niya. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Tama? Okay, sa natin. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach them so, sabi niya, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So, ang mga hindi susunod magiging list. Nakulila, no? Pero yung sumusunod, ano? Great. Ha? Great. Okay, great in the kingdom of heaven. Mga kapatid, yan na po hindi nila din. Fulfill or be faithful to follow His commandment. Sunod lang tayo. Bakit? So will be great, di ba? Soon, very very soon. Sa harap ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, ang simbahang ito. Di ba? We're looking forward that someday,
The Siloam Bible Baptist Church is one of those churches in the world na nakilala, na ano, na nagpapadala ng mga great preacher, great missionaries, mga palalaki o babae, great teachers, preachers, teachers, tama, great, mga kapatid, hindi pipitsugin. Kaya tayo pipitsugin kasi ang tatanga natin, tinuturuan ang titigas ng ulo, pinapasunod, ayaw sumunod. Diba? How come? Paano nga tayo dadarating sa isang great? Ha? Dito pa lang sa isang napakaliit na, na tungkulin, hindi natin malampasan. Hindi natin magawa. Doon pa lang sa pinapatupad sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin, hindi natin sinusunod. As a leader, as a pastor of this church, remember, walang pastor na gustong bumagsak ang isang simbahan. Unang-una, siya yung nanalangin yan. Siya yung naghirap dyan eh. Tama? Yeah. Siya yung ginamit ng Panginoon. Lugot pawis. Bulsang pinabaliktad na, pati yung mga bulsang baliktad dahil sa ministeryo. Pupuntahan ng mga tao, i-comfort ang mga tao, paano pag-aaralan, babalikan, kahit magtitigas ang ulo, kahit salbay, kahit mga paulit-ulit na. Pero dumarating pa rin ang pastor. I-pre-pray pa rin, kahit salbahe. Kahit linuluko na yung pastor, pinag-pre-pray pa rin. Ipag-pray po natin ng mga kapatiran ito. At si pastor ito, iluluhod, magpipray ng madaling araw sa mga salbahing mga membro, mga manampalataya. Kahit sinabihan na paulit-ulit pa rin. Hindi talaga makasos, hindi talaga sumusunod. Talagang sinasalbahi ang pamumuno ng isang pastor, ng isang leader, instead of follow. Yan ang reality, yan ang totoo. Masakit mapakinggan ang katotohanan. Pero yun ang totoo. Instead to, to follow kung kanino, kung ako tatapos sa Diyos, ako susunod. Masaktan ang masaktan. Baka po? Yan ang katotohanan eh. Siyempre, isa lang ang, lang ang result niyan? Dalawa lang ang result. Sabi ko nga, kapag nasaktan sa tao, maaari siyang mas lalong tumibay, mas magpatuloy na maging matapat, at mas lalong purihin ang Panginoon sa buhay niya. Di ba? O rather, kapag nasaktan, lumayo na, nawala na, at kapahamakan ang gulong doon. Walang pananakot, yan ang sabi ng Biblia eh. Na ang magiging dulo ng isang suwail at sinungaling, na din iso makikinig sa ng Diyos, ang dulo nito ay kapahamakan. Subukan nyo. Subukan natin mga kapatid kung gusto nyo makita talagang kapamakan. Bandang huli ang pagsisisi. At marami nang nangyari dito. Dahil sa katigasan ng ulo, ayaw sumunod, gusto niya sarili lang sundin, kahit mali na, sunod ng sunod lang, para lang mapunuan ang kanyang flesh na pangailangan, lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes, pride of life. Minsan, mga kalimbugan na lang ang kalimbugan ang pinapangari. Yun ang totoo. Para mas mapunuan lang ang pangailangan ng laman. Kaya kahit ibre, kahit yung salita ng Diyos, kahit i-disagree nila, kahit i-not follow nila, basta masunod lang gusto nila. Mga kapatid, yan ang katotohanan. Kahit paikot-ikot natin Bible ulit, ang totoo eh. Ha? Okay. So yan, fulfill. Be fulfilled to follow His commandment. Number 3, be faithful to give our best in the ministry. Be faithful to give our best in the ministry. Pag may say, be. Tapos sinabayan ng our best. Diba? Not just by giving, no? Not just the word give, diba? But there is what? Best. When you give, then, well, see to it na, yung pagbibigay mo ay best.
Ano yung kalakip ng best? Pag sinabing when you give our best or when we give our best, ano yung kalakip doon? Piling-pili yun, kapatid. When you give your money, hindi mo bibigyan siya ng nakakuyumot na at punit-punit na. Yan ang ibibigay mo sa offering. Ha? Pag nagbigay ka sa simbahan, siguro ito ang binigay mo sa simbahan, best talaga. Ha? Even your talent, when you sing the song, di ba? When you sang the song, situate na ginawa natin best, tama po ba? Oo. Kapag may gagawin ka, gawin mo ng best sa Panginoon and give it to the Lord best. Oo. When you pray, then pray with your best prayer. Tama? Without grudge, without doubt. Okay, nunit doon sa prayer na napakaraba-haba, napakaraming salita, pero ipokrito naman. Pray-pray ka pa kunyari, ipokrito ka man, panapanalangin ka pa, pero di ka naman na masusunod. So, ano yun? O, si kanino ang gusto, di sa'yo rin yun. Kaya mapapahama ka, kaya magkakaroon ka ng mga pagpapalo, sapagkat unang-una, kung anak ka ng Diyos, papaluin ka. Kaya may mga pagpapalo tayong nararanasan. Paulit-ulit ako dyan. Si Lawrence kanina nandito. Kayo nasaan? Wala. Oh, brother, nandito ka ngayon, pero mamaya sigurado wala ka. Mali ba ako? Wala. Oh. Tingnan mo, paikot-ikot, abalang-abala sa mga negosyo na mga pinapa-deliver ni Sister Lina, pinapa-deliver ni Sister Julian. Pero wala sa dito. Ano yun? Di ba? Nasabihan nyo ba sila? Kung nagpapadeliver kayo sa kanya ng mga ano, nasabihan mo, Brad, yung simba mamaya, ah, mayroon tayong prayer meeting, mas mahalaga yun, ligit sa lahat. Nasabihan nyo ba sila? Tinuruan nyo ba sila? O mga personal na lang yan? O, saan ba kayo concerned? Sa kaluluwa ba? O sa mga personal nung pangangailangan? Sa pagpapayaman ba? Oh! Mga kapatid, kaluluwa, ang pinag-uusapan natin dito, wala naman masama sa mga negosyo na sa bakit? Kailangan naman din natin ng pera. Hindi ko naman sinasabing hindi. Hindi po ba? Mga kapatid, kailangan na simbahan ng pera. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, it's not because of you. Dahil nagbibigay ka, no way! Because of the Lord, siya ang magsusupply, even without you. Oo! Ang magkagawain ng Panginoon, magpapatuloy lang, gawain ng Diyos yan. Hindi yan nagpapatuloy dahil sa'yo, ano kayo? Naiintindihan niyo po ba? What's there for? Maging mapanalangin, mapagmatyag tayo sa mga kalagayan natin. Dahil anumang oras, pwedeng dumating ang Diyos. Nobody knows. Tapos, alabang-alabala tayo, tapos napapabayaan natin. Yung mga kaluwa, yung mga ganito, napabayaan natin. Yung prayer life natin, yung soul winning natin, napabayaan natin. Pero abalang-abala tayo sa ibang mga bagay. Remember, kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng yaman kung gusto mo. Kung magpapayaman man ikaw, kung gusto mong magpayaman, sino din ang papayaman sa'yo? Sino bang ayaw yung mama? Ako rin naman gusto ko. Epokrito ako kung sasabihin ko ayaw ko. Pero si Lord ang magpapayaman. That's why yung young ruler na malaman na nga, ano sabi ng Panginoon? Di ba pinapaalis pa nga yung kayamanan? Bakit gusto ng Panginoon sabi na, oh, Lord, nagawa ko naman lahat. Gusto kayong sumunod, Panginoon. Pero nagawa ko naman lahat, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, ito na lang. Sell your properties. Your ali-alian mo. Sell mo. Tapos ibigay mo sa mahirap. Mayaman na nga yun, pinapaalis pa ng Panginoon eh. Bakit? Kasi, ang gusto ng Panginoon, mismong galing sa Kanya ang kayamanan para walang magyabang. Para hindi mayabang. Huwag mong sabihin na kaya kayo mama, kasi dahil sa'yo nga, o di kayabangan yun. Ang gusto ng Diyos, ang kayamanan na ibibigay sa atin ay kayamanan na galing sa Kanya. Siya mismo. Kasi pag galing sa Kanya, mas lalo kang mapagpumbaba. Mas lalo kang follower, mas lalo kang mabuti sa harap ng Panginoon, mas lalo mo siyang pupurihin. Amen ba? Yun ang katotohanan eh.
Oh. Ang bihira, nakakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay. Na dapat nating sanang dinayakap. At dapat sana nating ginagawa. Okay? Matthew chapter 7 verse, ano? Verse 6. Ito po ang sabi. Tingnan natin. Verse 6 po. Sapay muna. Thou hypocrite, first cast out and beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Okay. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. So, ano ba ang gusto mong ano dito? Tignan mo, sabi natin, be faithful to, and to give our best in the ministry. Hindi nyo baga alam yung mga ginagawa natin, akala natin okay. Pero ibinibigay pala natin sa dog, sa swine. Pearl kaya yun, pearl. Isipin mo, binigay mo sa swine. Ano ang gagawin ng swine? They trample it. Wala naman siya magagawa rin, naapakapakan lang. So, anong nangyari doon sa ginawa mo? Ang nangyari ay nasayang lang. Mga kapatid, maraming mga lingkod ng Diyos, mananampalataya, ang ginagawa ay nasayang. Sayang lang. Mo, ang ganda-ganda ka. Okay sana. Pero bakit sayang? Bakit? Ginagawa mo ay hindi naman sa Panginoon eh. Para sa iyong sarili lang. Para sa iyong kapakanan. Para sa ikakaluwalhati mo, hindi sa Diyos. O, ano yun? Ibinibigay natin sa swine, sa dog. Give our best, ha? Ha? In the ministry, sa Panginoon. When we say sa Panginoon, hindi sa mga sarili natin, hindi sa mga ano natin, sa mga kagustuhan natin. Mga kapatid, si Lord na nagpo-provide ng kailangan natin. Kung para yun sa mga ginagawa nating best na sinasabi natin para sa ano, kumita dito, kumita doon, para sa atin. No! Si Lord pa rin nagbibigay ng kailangan natin. Kung ano ang dapat. At wala nang masama sa ginagawa natin. Trabaho, negosyo, anumang mga sideline, pagkakitaan, walang problema. Pero do not forget, ha? Na ang ginagawa mo is para sa purihan ng Panginoon, ang Panginoon maitataas. Huwag kang magpayaman na isang araw, kinalimutan mo ang Diyos. Huwag kang magpadaming trabaho na isang araw, kinalimutan mo ang Diyos. Huwag kang tumaas sa mga posisyon sa trabaho na naging manager ka na, nakalimutan na ang Diyos. Marami yan, totoo yan, sinasabi ko yan, kapatid. Ha? Nung walang yaman, hindi pa pinagpala ng Panginoon, anong nangyari? Lagi na sa simbahan. Lagi pumupunta simbahan. Nung yung mama na wala na, yung iba walang trabaho, lagi nagsisimba. Pinagpipray magkatrabaho. Nung magkatrabaho na, wala na sa simbahan. So paano yun? Nasaan ang ustisya? Nasaan ang ustisya doon? See? Nakakalungkot lang. Sapagkat ang tagal-tagal ng mananampalataya, ang tagal-tagal ng tinuturuan ng salita ng Diyos, hanggang ngayon tanga pa rin. Hanggang ngayon wala pa rin alam. O kung may alam ang talagang ano na lang, ang ginagawa ay isinantabi yung kaalaman na dapat sundin at sinusunod na lang yung gusto niya. Dahil nga sa mga bagay na ano, na mga pangsalibutan, panglaman, pangpisikal. Alam mo, when you come here in this church, sa lugar na ito, maliit ito, sabi ko nga. Pero believers tayo eh. Mga anak tayo ng Diyos. Pag pumunta ka dito, wala kang ibang ano kundi ang papurihan ng Diyos. Hindi ka pag pumunta kayo dito, kaya pumunta ka dito sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Amen. Sa mga class niyo. Yes. Alam mo, totoo yan. Yes. Marami. Mayroon nga mga dito. At ano na nga nangyari? Nagkaloko na. Oo. Oh.
Ngayon si Angel, di ba? Ang dalayin ang makapagpunta dito. Pero member na dito. Tinuruan, pinaaral ng simbahan. Pero nandiyan lang, pero hindi makasimba. Bakit? Nahiya dahil sa kalukuhan na ginawa. Dahil sa kasalbayan ng bata na yan. Pinag-usapan ko na noon. Sis, napapakain ka ng simbahan, pinaaral ka ng simbahan. Nakatapos ka ng high school. Kung wala sa simbahan, hindi ka nakatapos ng high school. Kung wala, pastor mo, na nag-ayos ng mga papel mo sa Cavite, sa Don Mariano Elementary School. Nalinakad ko pa hanggang madaling araw, nagbabiyahin ako papunta roon. Bayaran ko ang lahat mga bayaran doon. Ng mga naiwan. Tapos nakuha ko lahat ng mga credential niya, mga kailangan niya. Kaya siya nakapasok dito sa tabi. Oh, nasaan siya? Nandiyan lang siya pero siya makapunta dito. Why? Dahil sa nahihiya sa kapalpakan sa mga ginawa. Nahiya. Oh. Tingnan mo. Kaya pag sinabi ng pastor nyo dito, alam nyo, kapag pinagkatiwalaan nyo yung kaluluwa sa pastor, pambihira yung sarili nyo. Hindi mo pagpatiwala yung mga panglupa lang ng mga bagay. Hindi nyo kayo pagkatiwala sa pastor. Pambihira naman yan. Kaluluwa nga, pinagkatiwala. Eh yung mga bagay sa pandalibutan, maski yung mga blabber-labber eh, ayaw sabihin sa pastor, nagsisinungaling pa. Yeah. Dahil mga sa kalibugan, sa mga flash, last of the flash. Yeah. Yan ang katotohanan. Oh! Mga pababae, mga palalaki, parehas. Isamantalang yung pastora nagbe-pray sa kanila, nagpapakain sa kanila, tama! Nang spiritual, pagkain, mag-isa physical, nandoon tayo, nagsasama-sama tayo. Tapos ayaw nyo pang sabihin sa pastora ng tama, hindi makapagpaalam, hindi dapat sabihin. At patuloy na nagsisimuling, patuloy na nagtatago. Ano ang saysay ng pagsasama? Kung ngayon pa lamang sinungaling na tayo at ayaw na sumunod, what for kung nandoon ka na? Kung nakatapos ka na kayo mag-aral, tapos pinagpala ka na, ha? Ikaw ay naging maganda ang trabaho, nagkaroon ka ng negosyo, mas lalong hindi ka susunod. Wala ka pa nga ngayon eh, hindi ka sumusunod. Oh, mas maganda maigigil. Alam mo, ang pinaka ano nandito mga kapatid, na sa akin, ano, pinasabi, mas maigit pala talaga, na bago pa lang kapag hindi sumusunod, kung hindi ka magpapasa, kung lumayas ka dito. Bakit? Kisa pinagpaguran mo na ng mapakatagal na panahon. Tapos sinungaling pa rin at hindi pa rin sumusunod. Pinagtyagaan mo ng gusto. Tapos mawawala din pala. Di ba? So, doon ko na, alam ko, yung na-analyze ko na, pinapaunawa sa akin ng Panginoon. Thanks God, salamat. Pinapaunawa sa akin. Hindi ka kasi Diyos. Ako dapat ang may trabaho niyan. Pinapamukha sa akin ng Panginoon. Oo nga naman. Bakit? Kasi masyadong binibaby yung tumagal. Hindi naman ako ang Diyos eh. Dapat ini-implement na tama yung kalooban ng Diyos, yung kagusto ng Diyos, yung batas ng Diyos. Kasi maraming bisis yan na akin eh. Na yung trabaho ng Diyos, natatrabaho ko. Na hindi ko naman trabaho yun. Ang trabaho ko yan ay patupad, sundin ang pinapagawa ng Diyos. Na, nakuhaan niyo po? Oo. Oh. Kaya, sabi ko nga dyan, sa simbahan ito, mga kapatid, ang bahay ito, kailangan sumunod. Sa mga hindi sumunod, wala na akong magagawa dyan. Maghanap kayo ng mga simbahan na, ano, okay sa pastor na hindi sundin ang pastor at gawin lang ang kalukuhan nyo, magkagusto mo ng kalukuhan natin. Tingnan natin kung mayroong simbahan na ganyan. Kasi kung mayroon yan, sige na, doon na, maglilipat na. Naintindihan niyo po ako? Gusto kong sumunod sa Diyos. Mga kapatid, ha? Gusto ko lang sumunod sa Panginoon. Wala akong ibang susundin kundi ang Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Mga kapatid, mananampalataya tayo. Mga believers ay mga anak ng Diyos tayo. Tama? Okay? Mga mananampalataya tayo, mga anak ng Diyos. Oo. Kung anak ka ng Diyos, marunong ka sumunod. Marunong tayo sumunod. Marunong tayo magpakumbaba. Marunong tayo mag-fulfill ng task.
Dahil yun ang tama eh. Kung meron na kung tatayuan o meron tayong dapat tayuan ng katotohanan, wala nang iba. The truth shall set you free. Doon lang tayo mapapalaya lahat sa mga nararanasan natin paghihirap, mga pagdurusa, kung tayo po ay magpapalo sa katotohanan. Nag-get po ba? Okay. So yan po yan. Last, be faithful to God's covenant. We have covenant to the Lord? Yes. May covenant tayo sa Panginoon eh. Tingnan natin. Ang covenant ng Panginoon sa Acts chapter 3 verse 25. Tingnan natin kung ano gusto kong paabot ng Panginoon sa chapter 3 verse 25. Ito po ang pagkasabi. Sabi na. Sa 24 muna. Yeah, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Sabi niya ganoon. Ye are the children of the prophets. Sabi ko niya. And of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindred of the earth be blessed. With the covenant of the Lord, and we, pag tinunod natin, inayos natin, ginawa natin na tama, mga kapatid, pagpapalain ng Diyos. Ang simbahan, kaya hindi tayo makabot, ito lang ang ito lang ang nakikita ko, at pwedeng tama ito, pwedeng hindi rin ito, pero ito nakikita ko. Kaya ang simbahan ng Siloam Bible Baptist, hindi tayo pinagpapala, basta basta pinagpapala. Because there's a lot of some of our brethren are full of impurities pa rin. Disobedient. Unfaithful. And some of us ayaw talaga sumunod. Yan na lang ang biging problema eh. Kaya hindi pinagpapala tayo basta-basta. Whereas kung mawawala itong mga ito, kung ayaw talaga sumunod, mabuti pa lang, malis na nga lang. Tama? Para no? Para pagpalain ang simbahan. Naintindihan niyo po ba? Pero kung ikaw naman talaga ay anak ng Diyos, at anak ka talaga ng Diyos, bakit kasi ayaw mong sumunod? Diba? Kung talagang anak ka ng Diyos, siguro nga kasi hindi ka talaga anak ng Diyos. Pretending lang tayo, nagpapakunyari lang tayo, na anak-anakan. O baka kasi naniniguro ka rin na kasi gusto ko din talagang gusto ko talaga mapunta ng langit eh. Mga kapatid, hindi mo kailangan ano yun kasi hindi mo nakakasigurado nun sa atin. Ha? Kasi no one can cut them out na nga eh. Walang pwede na gumawa, nor height, nor depth, na walang makakapag-iwalay sa pagmamahal ng Diyos. Tama! Ang kailangan lang naman ng Panginoon sa atin, mag-be faithful. Sumunod lang sa kanya. Makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Yung kapurihan ng Panginoon makita sa buhay natin. O paano ang kapurihan ng Panginoon sa atin kung sinungaling nga tayo? Unfollower, disobedient. Nasaan ang pagka-Diyos doon? Nasaan ang Diyos doon sa buhay natin doon kung ganoon tayo? Hindi makikita doon ang pagiging Diyos ng Diyos sa iyo sa buhay mo kung disobedient ka. Kung hindi ka talaga sumusunod. Malinaw po ba? Amen. That's why, sa Romans chapter 1 verse 31. Tingnan natin. Masaya po ba kayo? Amen. Oh, parang galit na ata kayo ah. Salita ng Diyos. We're talking about the Word of God, right? Right? Amen. Oo. As a servant of the Lord, I want to be a good servant ng Panginoon. And we want to be. Dapat pare-pares tayo eh. Diba? Yeah. Ngayon naman eh. Oo. Ngayon kung, sabi ko nga, kung talagang ayaw, kung ayaw talagang magpasunod, magpasakop, wala tayong puwang sa isa't isa. Wala tayong pagkakataon para magsama sa ministeryo. Sapagkat ang gusto ko ay sumunod sa Panginoon. Sa mga ayaw sumunod, magsiniralayas na. Tama? Okay.
Romans chapter 1 verse 21. O ito ang pagkasabi. Sabi sa 31, sabi po ng 31, din ba? Sa 30 muna, backbiters, haters of God, despite, no? Despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Sabi nito, without understanding covenant breakers. Hello? Without understanding, ang tapos kanya ay covenant breakers. Sumisira ng kasunduan. Alam mo ba may mga meribor dito mga sumisira ng kasunduan? Hindi marunong sumunod. Hindi marunong magpalo sa covenant. Amen? Anong kasunod yan? Without natural affection, implacable, unmerciful. Kaya pala, without natural affection. Alam ko na intindihan niyo po ito. Hindi naman mahirap unawain, hindi po ba? Without natural affection, plastic back. Plastic back. Pagkaharap mo, okay. Pagkausap mo, okay. Pero pagtalikod mo, yari na. Without natural affection. Mga kapatid, ano pa itong mensahe ng Panginoon? Mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano, bakit kailangan natin marinig ang mensahe ng Panginoon na katulad dito katapang? Kasi gusto ng Panginoon pagpalain ang sarsimbahan. Para maayos maituwid. Sa ayaw nagpapagpapala ng Panginoon, wala tayong puwang na magsama o wala tayong panahon pa para magsama pagdating diyan. Because I want to be blessed. Ayan ang panalangin ko, pagpalain ng Diyos ng isang simbahan na katulad natin. Kayo mga kapatid, gusto niyo bang pagpalain ng simbahan? Yeah. See? Hindi, palo! Give our best! Ha? Ano yan? Ano? Faithful, ano? Be faithful enough to our task. Ano yan? Be faithful to follow His commandment. Be faithful to give our best in the ministry. Ano yan? Be faithful to God's covenant. If you want to be, be blessed. Tama? Ngayon, kung ayaw mo talaga magpalain, huwag na nga tayo magtagal-tagal pa. Di ba? Go away! Find another church. If there is church na gusto ng gusto mo gawin. Kung meron nga. Napakadid? Yun lamang. Makita natin. Oh. Isa na lang. Galicia. Galicia. Ano lang po? Okay lang po tayo? Okay. Galatians chapter 3, verse 17. 16 muna. Tignan natin ha. Now to Abraham and his seed as seed where the promises made, he had, he said not and to seed as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Hello? To thy seed, which is Christ. 17. 17 po tayo. In this I say that the covenant that was confirmed before God in Christ, the law which was 430 years after, cannot disannul that it should be made the promise of none effect. Ano? Cannot disannul. Hindi siya pwedeng madisannul. Ang covenant na mayroon tayo sa Panginoon, hindi pwedeng binabali o pwedeng anuhin lang. Basta-bastahin lang. Alam mo ba yun? Huh? We have covenant with the Lord. Tama? Covenant with the Lord. Covenant of the Lord. Na mayroon tayo. Sinumpaan natin yan sa harap ng Panginoon. Di po ba? May mga paano-ano pa tayo. Paiyak-iyak pa nga tayo eh. So yung kasunduan na yan, yung mga usapin na yan, ay hindi yan basta
ibinigay o basta na nagawa, kundi yan po ay inilagay ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang naglagay, tama? Ang nagbigay. Wow, in a covenant sa harap na. So we have covenant with this church. God, you have covenant with this church. And we have also covenant with this church. As the Son of God, as the people of God, as the member of the church. Tama? We have covenant na dapat sundin, na dapat ipamuhay, na dapat yakapin, na dapat natutunan, na dapat ay may katalinuhan. Ha? Covenant yan eh. Dahil mayroon yan, mga kapatid, kung magagawa natin, ha? Walang hindi po pwedeng ibigay ang Panginoon sa simbahan nito. Soon, mga kapatid, that's why I'm laging binabanggit, very, very soon, ha? Ang Panginoon ay magbibigay, magtitiwala sa atin ng pagpapala sa simbahan ito. At isang araw, pinagpala ng simbahan. Bakit? Sapagkat natuto tayo, sumunod tayo, ginawa natin yung best natin. Diba? Nagpakatapat tayo ng talagang tapat sa harap ng Panginoon. Alam niyo, sa Panginoon walang imposible. Tayo lang ang laging nagsasabi ng imposible dahil tao tayo, hindi naman tayo Diyos. Tama po. Pero ang Panginoon is still faithful to His promise. Hindi siya kailanman naging unfaithful. Faithful pa rin siya to His promise sa atin, sa simbahan ito. He is faithful and just, ha? Sa simbahan ito. Mga kapatid, ang blessing ng Panginoon is still waiting for us. Ha? Waiting for us. Hindi ng Panginoon maibigay sapagkat hindi karapat-dapat ang simbahan. Gusto ng Diyos pero hindi niya maibigay kasi hindi nga karapat-dapat. We need to be faithful enough sa harap ng Panginoon upang pag naging dapat na tayo o karapat-dapat na tayo, ha? Then the Lord will what? Ano sa? Poor is blessing. Ano daw? Without, ano? Without enough room to receive it. Parati natin binabasa, parati natin binabasa yung mga bagay na yan, pero hindi natin maintindihan. Without, ano? Enough room to receive it. Diba? Siksik, liglig, umaapaw. Nabiyaya ang Panginoon. Maliit ito. But, atong maliit ng simbahan, ilang numero, number ng simbahan, pag naging faithful yan, ha? Nakalista doon sa mga administrative duty, ang 27 tayo, 28 pala. Tama, 28, ano? Oo, 28, mga kapatid. Ha? Sa 28 na yan, naging faithful yan. Walang hindi pwedeng ibigay ang Panginoon. Sabi nga, even as our faith is just like a mustard seed, ha? Can move mountain. Kita mo? Pwedeng ang mountain indalin sa gitna ng karagatan. Because of that faithfulness, nakatulad ng kalaki ng buto ng mustasa. And how come? Gaano ba kalaki ang buto ng mustasa? E pambihira, mas malaki pa nga ang alikabok eh. O parang alikabok lang na pwede mong ihipin lang eh. Naintindihan niyo po ba yung mensahe ng Panginoon po? Are we blessed? Amen. Yes. Mga minamahal, God wants us to be faithful in us. Yan lang ang inihintay na ng Panginoon sa atin. Alam mo ba, we prayed a lot. Some of us, ang daming mga panalangin. Ang dami tayong mga panalangin. Ang dami tayong mga binabanggit. The question is, nasaan ka doon sa panalangin? Kasi alam naman talaga ng Diyos eh. Ano yung nilalangan ng panalangin? Ano man yung nilalangan ng panalangin? Yung nananalangin, ano ba yung kalagay ng kanyang puso? If it is not so, diba, ano gagawin? Gawin natin ng tama. Gawin natin yung best natin. Mga kapatid, sa gabing ito, ito yung mensahe.
pray na, no? Then, mag-pray na tayo. Okay, ayan na po.